Hi guys! This is Ana Kay Villalobos and welcome back sa aking channel. So for today's video, I'll be reacting to what I packed in my hospital bag. Kasi ang daming nagtatanong kung alin yung mga nagamit sa hindi. So if you wanna see my reaction, please keep on watching! Simula na si Ate Girl. Pinakita ko dito yung mga dadalahin ko mismo. Ayan, si Jujubee bag. Ito yung dala-dala ko kasi kailangan yung diaper easy access. Simulan natin dun sa mga nakikita sa labas. First off, I have this alcohol spray. Ayan, yung alcohol na gamit. Ang daming bumili pala nito na na-link ko kasi siya sa aking Instagram. Super useful kasi nga itong si Sterilium is hospital grade. Minsan yung mga pumapasok, alam nila na, uy, Sterilium ba to? So, nakikispray na din sila minsan. Alam ko, Ate Ana, ilan ang dala natin na ganito? Dalawa, tatlo. Dalawang ganyan. Isa for baby and then isa for me. And spray na lang. Ito namang baby toy cleansing from Lux Organics. Nasispray siya sa bassinet ni baby. Syempre, dadalhin sa inyo yung bassinet and everyday kung sino-sinong papasok at titingin kay baby, hahawak sa bassinet, itutulak yung bassinet. Maganda na may pang-disinfect kayo na alam yung hindi harmful kay baby because not a lot of disinfectants are okay for newborn. So, good to know na okay ito. Although, dinidisinfect nila, maganda pa rin yung may sarili ka pa-disinfect. Yes, ballpen mga Sesmars. Super useful. Alam niyo yung kahit nalagyan ko na yung asawa ko ng ballpen sa bag niya, magtatanong pa rin siya, may ballpen ba tayo? So meron akong ballpen na dala sa diaper bag, sa bag ko, at saka sa bag na aking asawa. So kailangan yan, maraming forms ang kailangang sulatan. Okay, if you'll be having cesarean sa sugat. O ito mga CZ, Cutasep. Yun naman ay panglinis sa tahimo but hindi ko siya nagamit sa hospital kasi nakaano pa kasi siya waterproof na plaster tas meron naman silang pang disinfect doon. But going home, itong si Cutasep na to, magagamit talaga siya. Tsaka hindi siya mahapdi sa sugat in all fairness. Sobrang ganda ng bag na to as in, feeling ko matagal namin siya magagamit. Nagre-react din si baby. Ayan, nagamit din siya agad kasi sinuklay siya agad kasi pinaliguan siya nung nagpapaligo mismo sa hospital. Tapos nanood kami, binideo namin kung paano siya pinapaliguan para sa bahay. Marunong kami magpaligo na ang newborn. Vitamin barrier cream, this is a nappy cream. Hindi namin to agad nagamit sa hospital but ngayon, every diaper change, nagagamit na namin siya. Ito nagamit din kasi bawal pang liguan si baby agad-agad. Wipes lang from Lux Baby and then the skin freshener sinispray namin. We also have wipes from Lux Baby. Shit, ito yung kinulang kami ng dala kasi isa lang ang dinala kong ganyan. So hindi ko naisip na sobrang takaw pala ng mga bata sa wipes. Good to know na biodegradable tong wipes na to. Hindi nakakakonsensya na you're adding more to our landfills every time you use a pack. Hindi ko masistress how much wipes ang kailangan ninyo. Magdala kayo ng hindi lang isa. Ito, tatlong araw lang kami sa hospital pero ibang level kasi yung diaper change as in palit ka ng palit. Although pwede kang gumamit ng cotton, super easy kasi pag wipes, pahid na lang agad. Dala ko ng ilang diaper. Ay ate, itong diaper na dala natin parang maling size, no? Masyadong malaki pa kay baby. Mga sis, meron kasing free na diaper doon sa baby bag na ibibigay nila sa inyo or depende sa hospital. So ang ginamit namin is yung nalibre doon sa baby bag. Tsaka yung nalibre sa baby bag, masakto yung size niya sa newborn. Although itong dala naming diaper is for newborn daw, hindi namin siya nagamit. Pero again, depende sa hospital ninyo ah. Baka mamaya walang nakasamang diaper sa sinika yung magdala, magalit kayo sa akin. Pero hindi naka 8 to 10 diapers si baby. Yun mga CZ pala. So, ang dinala ko kasi is parang 20 pieces ng diapers. Hindi siya nagamit. Mga ang konti lang ng diaper change niya sa une. Siguro kasi dahil konti pa yung nakukuha niya sa akin. So, not frequent ang diaper changes. Pero ngayon, sobrang frequent na ng diaper changes. Ito okay lang naman, hindi namin nagamit kasi sa bassinet na namin siya pinapalitan. Pero free lang naman siya dun sa bag, tas hindi naman nagtitake up ng space. Oh, itong air purifier na to, nagamit din siya. Ang ginawa namin is clean-up namin siya sa may bassinet mismo para meron siyang air purifier system na malapit lang sa kanya. Ang alam ko yung ibang hospitals, they do not allow you to bring air purifiers. So yung amin naman kasi is just portable, so hindi siya abala or di kaya wala naman siyang spinuspew out na chemical na pwede sigurong maka-affect dun sa hospital setting. When we have baby, mommy, and then
Ayan, itong sistema na to na tatluhan per day is very useful. Although nung pagpunta namin, ako, si ate, tapos si Jeloy ang nandun, inorient ko din si Jeloy at inorient ko din si ate kung nasan yung mga gamit. Since hindi ako makakatayo as a CS na nanay, hindi mahihirapan si na ate o kung sino mang kasama ninyo regarding sa mga gamit. So maganda tong sistema na to na isang araw, isang hugot, nandun yung kay baby, kay daddy, kay mommy. Nagamit lahat ng laman ng baby na ziplock na yon. Alam nyo ang napansin ko, medyo saktuhan yung dala ko na damit na ilang araw ba tayo ate sa hospital? 3 days. So ang dala kong gamit is 3 piraso lang din. Pero buti na lang, meron kaming na free na isa na parang setup na nakalagay na St. Luke's tas baby clothes. Kung hindi dahil doon kapos yung dala namin. So it's not bad to bring extra clothes for your baby kasi maliit lang naman ang damit ng bata, ang daling isiksik nun. Also, receiving blanket, kailangan din. Oh, super nice nitong medyas kasi comfy ka. Hindi na nga ako nagba-blanket noon pag nakahiga sa hospital bed kasi nga naka-medyas ako tapos ang haba ng suot ko na gown na makikita nyo mamaya. Very cozy. It's important to feel super comfortable especially may tahi ka. And I also brought with me Ayan, mga SESMARS. Ang daming nagtatanong ng hospital gown na to kung saan ko nabili. Sa Amazon ko siya nabili, pero super gamit na gamit. May pre-provide naman si St. Luke's na hospital gown, pero itong hospital gown na to, ang ganda kasi meron siyang snap dito sa ganyan. So pag magpapadede ka, because they encourage you to do breastfeeding agad-agad, even sa recovery room, pagkalabas mo ng OR, ilalatch agad siya sa'yo. Super dali, as in, tanggal mo lang yung isang snap, ito lang ang expose, hindi mo kailangan expose lahat. Tsaka ang ganda o, tingnan ninyo. Sobrang kikay niya, SESMARS. Pero yun yung sinasabi ko sa inyo na i-unsnap nyo lang. Wala naman ako marereact, isiskip ko na tong daddy na part kasi nagamit naman siya. Oy, ito, hindi ko nagamit tong disposable na pantycles na panty. Kasi, meron din akong dinalang isa pa, which makikita natin mamaya yung diapers. Feeling ko itong disposable na underwear na to, magagamit ninyo if normal kayo. Kasi pag normal kayo, yung tahi nyo doon sa baba, tapos napkin lang, pwede na. Eh, yung akin, ayoko nang gumamit ng iba pa na panty. Gusto ko yung diaper na lang para isang buo lang siya. Dahil ayokong sumabit siya doon sa may incision ko. Tapos yung diaper ko na nadala, makikita nyo mamaya dito. Sobrang mura lang. Kahit sa Facebook Marketplace, makikita ninyo. Binder! Hindi ko nagamit itong binder na yan. Itong si Wink binder na to, nasuot ko pa siya after 1 week. Dapat hindi ko na siya dinala sa hospital bag ko kasi mas may prefer ako na isang binder na much better if cesarean ka. Although marami ring nanay ang after cesarean diretso Wink binder, mas may compression lang yung isa na masasuggest ko, which is the Mamaway binder. Hindi nyo to makikita sa hospital bag dito dahil sa padulong part ko na siya binili nung sinuggest siya sa akin ng aking OB. Ito yung sinasabi ko na Mamaway binder na sinuggest sa akin. Ito kasi, mas nagpro-provide siya ng more compression. So, siguro, isa sa factor kung bakit mabilis ako nakalakad is, mahigpit na mahigpit talaga yung binder ko. Ito kasi, makakosto mo yung higpit niya ng super higpit. Ilalagay mo muna siya ng ganito. Yan. Tapos, after nyan, meron pa siyang second level ng tahi. So, hihigpitan mo palalo. Tapos, more higpit pa ulit isang part. So, parang 1, tapos 2, and then 3. I wore this for about a week. Medyo may kamahalan lang siya. I think mga nasa 2,000, 3,000 pesos ba to? Ang downside nito is medyo limited kang gumalaw. Tsaka mas makapal siya sa ilalim. Tapos mas, halimbawa, fitted yung suot mo. Bakat na merong iba-ibang part na ganyan as compared to the Wink. Si Wink naman, not as compressing or as tight yung pakiramdam mo, pero ganda ka lang. Shapewear din kasi siya. So, bukod sa may a bit of compression, ito yung sinasabi ko na Wink na binder. Yung ganda color talaga kasi mas magagamit mo siya ng longer. So, depende sa inyo ah. If mababa ang pain tolerance ninyo, I highly suggest to use the Mamaway first pag mga bagong tahi. Pero kung okay naman ang pain tolerance ninyo, tapos ayaw nyo nang gumastos pa, idiretso nyo na dito kasi mas magagamit nyo na matagal si Wink. Yun ang aking honest review about them. Itong si Wink, ito yung sinasabi ko, meron siyang tatlong notch. Mas maganda kung mas matagal mo siyang susuotin throughout the day para mas makompress yung chan nyo. Basta ang priority ko kasi, kaya ako nag-binder, hindi yung paliit ko
agad yung tiyan ko, but kundi para mas mabilis akong makagalaw. Iba talaga ang pakiramdam pag may suot ka na binder sa wala, kasi feeling mo mas tight yung core mo, mas mabilis kang makakakilos and hindi mas limited yung galaw mo. Alam niyo, huwag kayo masyadong ma-conscious na pagbuka ng tahi, kasi hindi naman talaga ganun kadali bumuka ang mga tahi. Another thing, si Wink pala ay meron siyang compression din sa baba. So kung normal ka, pwede mo rin siyang magamit dahil meron siyang compression dito, dahil ang tahi niyo ay episiotomy dito sa baba. Itong isa, for CS lang talaga siya dahil dun lang sa may taas ang compression. Nursing bra. Super useful as well. Alam nyo, meron akong review mga CZ. Ang dala ko dito is yung Medela, hindi yung nursing bra na may pump-pump. Itong Medela kasi na nursing bra na to, ito yung pang-latch lang, yung walang singitan ng pump-pump. Pero alam nyo, sa totoo lang, kahit bilihin ko lang sa Shopee yung mga 300 pesos na nursing bra, or yung meron nga akong binili 273 at yung pinakamura, yun na lang ang bilihin ninyo. Kasi nakailang laban na rin yung mga ganung bra ko. Una, itong Medela na dala-dala ko na to, bakat yung utong mo sis? Kasi pag nag-latch si baby, talagang nasi-shape yung nipple, and pag suot-suot mo to tapos pinatungan mo na ng damit, kitang-kita talaga. Pero yung mga mumurahin na nursing bra, meron siyang pad pa na isa pa, kaya hindi mo mapapansin yung iyong nipple. So doon na lang tayo sa mura, ililink namin sa baba. So I'll just be wearing a dress na maluwag. Ayan, good decision for this one. Dress ang isusuot after. Pero depende sa inyo ah. Ako lang talagang bet ko yung super maluwag para hindi ako nakoconscious na tatama siya sa tahi ko or whatever. Ang hindi ko naisip is yung biyahe from the hospital to the bahay. Hindi ko na inisip yun kasi malapit kami sa hospital. Pero kung malayo kayo, kung nakadress man kayo, sana yung na-open dito. Yung akin kasi as in sinasaklob, hindi ko pwedeng i-latch si baby dahil walang way. So kung malayo kayo sa hospital, yung natatanggal yung button para sa gitna ng biyahe, pwede nyo padidehin si baby dahil mas madalas mag-latch ang baby na newborn kesa sa hindi. Ito nursing cape, hindi ko nagamit kasi maganda yung aking maternity hospital gown. I have disposable breast pads from... Hindi ko nagamit itong disposable breast pads kasi hindi pa naman tumutulo yung aking boobs that time. Kumbaga, hindi pa siya na-engorge or konti pa lang yung supply ko. Pero depende ah, maganda na lang din na magdala kasi yung iba naglalabas agad ng breast milk. Yung akin kasi ay hindi, so hindi ko siya nagamit. And then I have... Ito nagamit ko din kasi nagpaltos siya or parang naging sore or yung halos magsusugat na, kasi pagdating ko sa bahay medyo natutuklap na yung sugat sa nipple ko. Very helpful itong nipple cream na dala ko, at least hindi siya ganun kasakit yung natutuklap. Ito ginamit namin as bib kasi wala kaming dalang bib, yung lampin na regular lang. Alam nyo, na-realize ko hindi nyo naman pala kailangan ng bib na bib agad kasi hindi pa naman kumakain si baby. So I much rather pag newborn, bili na lang ako ng lampin kasi mas marami siyang use pang dry kay baby. Saka na lang ako bibili ng bib pagka yung nag-feed na siya tas galaw ng galaw, kasi yun, itatali mo sa likod. Uy, ito, hindi ko to nagamit. Ito, nagamit ko pa. Itong mga diaper and underpads. Pero kasi nagbibigay din si hospital noon. So, chinacharge din nila sa amin. So, kahit huwag na kayo magdala ng underpads, but please bring your own diapers. Si adult diapers, pagka-ubos ko nung binigay sa akin ng friend ko, bumili pa ako sa Facebook Marketplace. Parang 250 lang. Sobrang lambot. RX Care yung tatak niya. First time ko makita yung brand na yon, but super duper useful for about a week and a half. Naka-diapers lang ako kasi tinatabad na akong maglagay pa ng panty, tapos maglagay pa napkin. Eh, yung ano, pull-ups lang yun na diaper. Ito, hindi ko nagamit yung postpartum essentials na to. As in, lahat hindi ko nagamit. Itong postpartum essentials na to, yung mga cooling pads, yung mga cooling wash, personal bidet. These are all for normal delivery. Kung nag-normal ako, for sure magagamit ko. Pero hindi kasi ako nag-normal, so wala akong kailangan i-treat down there. Towards normal delivery or yung episode. Ayun nga. Alam mo na sis, pero din alam mo pa rin. Tapos alam mo scheduled CS ka, di ba? Pero itong bidet, at least magagamit-gamit ko pa to sa loob ng sasakyan. Regarding birth plan, wala akong dalang birth plan at hindi ko rin naman siya magagamit kung nagdala ako. Yung iba kasi super organized, nagpiprint sila ng mga request nila sa doctors nila, tas yung mga laboratory. Kasi minsan kasi, di ba, baka hindi available yung doctor mo. So at least meron kang record ng mga past laboratory na ginawa mo, past ultrasound. Although si St. Luke's ha, kasi nakaka-computerize naman lahat, kaya nilang i-access lahat ng mga previous records mo if dun mo pinagawa sa hospital yung iyong mga lab test. But regarding birth plan, nag-usap naman na kami ni Doc, and since super
magtiwala ako kay Doc. Wala na akong marerequest pa. Kasi para ang gusto ko lang naman i-request sa birth plan isa na walang lalaki sa operating room. And may lalaki sa operating room, yung anesthesiologist nandito siya sa part na nandito. Yung isang lalaki na nag-position sa akin into fetus position habang yung lalaking anesthesiologist din ay nag-i-inject sa akin. Essential na may lalaki kasi may mga bagay na mas may puwersa yung lalaking gawain. And hindi naman kasi siya masagwa. Na-awkward din ba ako? Hindi, kasi alam kong lagi naman nilang ginagawa yun. And wala namang mali siya sa ganun. Hindi rin naman in-strap yung kamay ko. Yung iba kasi sa birth plan nilalagay na wag strap yung kamay. May patunga ng kamay, pero at the end of it, nung tinatahi na ako, naghahawak na ako ng cellphone kasi si Jelly binigay niya cellphone sa akin and nandun lang siya sa gilid kay baby. Hindi rin ako na-IE ng na-IE. Yung iba nilalagay din sa birth plan yon, kasi yung iba students ang nag-IE. Nakailang IE ka na sis bago ka manganak. And meron din siyang Nutella Be Ready mga Yan, mga pagkain, nagagamit yan. Pampalipas oras and chocolate. More energy dahil mga pagod kayo. Very nice decision to bring chocolate. And I also have masks nakalagay na sa isang... Oo, syempre ito, kailangan mo lagi magpalit ng mask. Shit, ito, gamit na gamit ko to. Para hindi tayo magmukhang haggard habang nanganak. Ayan, pero kung mukha ka naman ng fresh at hindi mo kailangan ng pampa-fresh, and then by all means, huwag ka na magdala kasi medyo bulky to. Pero ako, wala akong dinala dito na hindi ko nagamit. Hindi ko na iisa-isahin to, no, forward ko na. Kung gusto nyo na malaman kung anong nilagay ko doon sa toiletry bag na yon, balikan nyo na lang. Pero yun nga, nakapag-skincare ako, nakapag-makeup ako. Siguro dahil hindi ako naka-experience ng labor. Pero yung iba kasi, wala na talaga silang energy to put on makeup, to put on skincare. Kasi pag masakit na talaga, nararamdaman mo siya. Syempre parang unahin mo pa ba yun, inasasaktan ka na nga. Uy, car seat mga sisi na hindi pa namin alam ilagay ng sobra si baby doon. Kaya namin na ilagay siya doon sa mismong upuan ng sasakyan. Pero ang problema, yung paglalagay sa baby, sobrang liit ni baby na feeling ko nakaganon siya. And since malapit kami, parang 3 to 5 minutes away lang from St. Luke. So hindi na namin siya nagamit pa. Super quick na biyahe. But it is very essential if malayo kayo sa hospital. Sa amin kasi kapitbahay lang namin yung hospital. Pero alam ko may mali kami doon, dapat nilagay pa rin namin sa car seat. Etong pinako na to, hindi talaga ito yung totoong pagkakapak kasi after nyan, ang dami pa naming isiniksik, ang dami pa naming inad, which are unan. Kailangan mo ng unan since ang unan lang na nandun is sa akin. Nagdala kami ng unan for Jelloy and then unan for ate. Tapos syempre yung blanket din ng dalawa. Yung gamit din ni ate, since maluwag yung maleta, pati gamit ni ate, nandun na din sa loob. So, mommy, baby, daddy, and then si ate. Pero depende sa hospital kung pwede pang mag-add kayo ng companion. So, sa amin naman, pwede pa. Kaya nakita nyo, parang aluwag nung maleta. Nung day na pupunta kami, ang dami naming inad, siksik siya, and nagamit naman lahat, except dun sa postpartum essentials. Siguro, ang hindi ko lang nadala is yung nipple shield. Bumili pa kami sa hospital. So, kung medyo pagtingin mo sa nipple mo, ikaw ay inverted or flat nipple, magdala ka na. Kasi, syempre, Medela yung brand dun sa hospital. So, mas mahal ang charge ng hospital kasi magla-latch yung baby. Hindi siya agad masya-shape sa tamang shape for latching. Also, if I may add more baby clothes, madali lang naman isiksik, more baby clothes sana, wala naman masama if you bring extra. Tsaka more wipes, yun lang ang talagang mga kinulang sa akin, but the rest nagamit naman lahat. So that is it guys for our hospital bag, and yung setup na dala-dala namin, yung may maleta, tas may nakapatong sa ibabaw ng maleta, alam nyo gawin nyo yun, kasi isang hilaan lang, hindi kami nahirapan magbuhat. Tapos yung sinasabi ng iba na na-overpack, hindi talaga siya na-overpack, actually may iba pa kaming kulang, like yung mga damit, breastfeeding pillow, wipes, nipple shield, yun lang. For as long as wala naman kayong bibit-bite na marami at hihilahin nyo lang, it will be very easy for you and your companions. Lahat ng mga links I'll be putting in the info box below kung may gusto kayong bilihin na nakita nyo sa video na ito, and sana makatulong ng marami itong video na to sa mga bagong nanay na ready ng mga anak at sa mga nagbabalak mga anak sa future. And if you like this video, don't forget to click the thumbs up button, comment, and subscribe. Maraming salamat! Bye-bye!